What do you see in my screen sharing? Barko? Barko ba? Okay, naso-zoom in, zoom out naman yan, di ba? Nagagalaw nyo, na manipulate nyo. Okay. So, okay, that's correct. So, we have our bezel. Okay, so, I will check. Okay, so, what is our bezel? Guys, what is our bezel? So, we will go now to the control. Nakikita nyo ba yung control natin? Okay, so our bezel, this is a simulator, the same as our school. Okay, particulars natin, we have BLCC. Yan ang barko natin. It is a very large crude carrier. Malaki siya, and that is ballast condition pa. Okay, we are sailing at a slow ahead speed. We can increase that speed. Naka-autopilot tayo for now. Okay, kasi wala naman akong helmsman. Ako rin yung magtitimon dito. So, autopilot. So, as if na meron nagtitimon. So, naka-autopilot tayo initially. Okay? And this is the control of the vessel. Ito yung telegraph natin. Ito yung rudder natin. Actually, this is the helm and the rudder will follow below. So, makikita nyo yan pag tumatakbo na. Okay? So, basically, this is the gyro, our heading. Okay, nandito rin yan sa taas. Ewan ko lang kung kita nyo doon sa bandang itaas kung hindi nakita sa screen. So, this is our heading. Okay, 048. Okay, and this is our speed. Okay, kita nyo dyan yung speed natin. Okay, may mouse ba? May mouse? Meron naman? Ayan, yung nakaturo. Okay, yan ang speed natin. Ha? Okay, yung sa taas, hindi nakita, no? Hindi na, no? Yung nakalagay heading, wala na. Hanggang dito lang, ano? Hanggang rudder lang. So, okay. Pag inano nyo, pinalaki nyo pala, meron pala dyan. Okay, kita rin pala sa taas. Kita. Kasi tinatry ko rin. Naka-dual kasi ako para makita ko rin sa cellphone yung ano. Okay. Ayan. Alright, so this is our steering, guys. Okay, and before we start, of course, we will check our ARPA radar. Okay, ARPA radar natin. So we have Puruno, we have Nucleus, and Bridgemaster Echo. So we will use the Bridgemaster Echo, guys. Okay? Bridgemaster Echo. Okay, so ito yung radar natin, di pa tumatakbo. Okay, so I'm going to start and then pause for a while. Okay, para makita natin yung ating ARPA radar. Hello, good afternoon. Good afternoon. Okay, Romer. Okay. Right, so this is our vessel. Dali ah. Ayan, hide na lang. Okay, this is our vessel. Okay, patakbohin ko na muna. And then, then I will pause to set up our ARPA radar. Okay, o kahit na tumatakbo na, pwede na. Okay? Start ko na. Okay, meron ng guys. Meron. Atakbo na. Wala lang sound siya, no? May sound ba sa inyo? Wala, hindi nyo marinig yung ulan. Okay, okay lang. Okay, so we are now on autopilot.
and autopilot, heading 048. Okay, and the speed is slow ahead with a speed of around 9.8 knots. Okay, the time is in the simulation is 1200 hours. Okay, then we are going to set the ARPA radar. Okay, habang tumatakbo, set up natin. Okay, so the transmission here is set to transmission is set to S band or X band. Okay? So mga 12 miles we use the X band. Yung S band ay pangmalayuan 'yon. So ito mga 12 miles range X band gamitin natin. Malalapit lang kasi yung barko, no? And then we have the north up range, okay, north up. And then we have the EBL and the BRM. Okay. So hindi pa tayo tumatakbo, then we are going to transmit now. Okay, transmit. Okay, we are going to load the route from our ECDIS. Ayan, yung ating route susundan. Okay, as you can see, we have interference, yung sinasabi natin dito. In this area, medyo maulan siya. 3 nautical mile range. Okay, relative vector is set po muna sa 6 minutes. Yeah, that is the relative vector. Okay, now, the setting here, as you can see, may lumabas na ng tune. Okay na yan, then gain. And since merong rain, we can set up the rain. Okay, now, important guys is the pulse here. Okay, available here is the short pulse, medium pulse, large pulse. Okay, pagka malapitan, pagka along the dock, along side kayo, makita natin yung klaro ng shore, yung port is short pulse ang gagamitin. Okay, pero pagka nasa open sea target, okay, mga 12 miles range, okay, medium pulse. Pag pang malayuan guys, ay large pulse. Okay? O kaya, pagka heavy weather, large pulse ang gagamitin. Okay, and then meron tayong rain interference dito. May ulan tayo, so we can set the rain clutter here to reduce the rain ahead. Okay, kita nyo, nileft-click ko. Le-left-click lang, then gagalawin nyo yung mouse. Okay, left-click, and then it will reduce the rain. Okay. Ngayon, tingnan natin, medyo maulan at yung sa dagat din, meron din sea clutter. Okay, we will also adjust the sea clutter. Okay, yung interference nito, we will check which one is being affected. Ayan, medyo nababawasan, ibig sabihin, malakas ang sea clutter. Okay? Now, yung rain, pwede nating dagdagan. Okay, lakasan natin. Ayan, yung epekto ng rain, malakas. Okay, then, bawasan natin yung sea. Tingnan natin. Kasi wag natin uubusin. Kasi yung mga maliliit, hindi natin madedetect. Okay, yung rain, bawasan natin. Okay? So, pag bad weather, gagamit tayo ng large pulse. Pagka talagang masama ang panahon. Okay. So, nakuha ba yung setting natin? Okay. Merong pagka maalon, sea clutter. Pag maulan, kagaya natin, malakas ang ulan natin, rain clutter ang ginamit. May interference kasi yan. So, pag yan may interference sa radar, ay hindi natin masyado makikita yung ating display ng ating ARPA radar. Ayan. Kaya binabawasan natin. But not too much, guys. Hindi masyado kasi pati yung barko mawawala. Okay? Ayan.
Ngayon, balik tayo sa ARPA radar. Okay, alam na natin yung mga ano setting, ha? X-band lang tayo, ha? X-band. Okay? Pagka 24 miles na yung target, S-band. Eh, 3 miles pa lang yan, eh. O, 6 miles. Okay, so hindi pa tayo mag-S-band dyan. X-band lang. Okay, ayan, pang malapitan. Yung S-band kasi pang malayuan yan. Okay, ito yan yung 6 miles. Okay, we can activate the rings. Okay, every ring is 1 mile. So, pagka inactivate mo yung ring sa 6 miles, one ring is 1 mile. Nakalagay naman dito yan, guys. Dito banda. Okay? Ayan, so yung ring. So, makikita natin, may barko sa ating katabi, na 1 mile starboard side dito. Okay, nandito tayo sa gitna. Ito tayo, ha? Huh? Ayan. Okay, so how do we plot the target? Yung radar plotting nyo, i-activate mo yung bearing mo, electronic bearing line, at saka VRM, variable range marker. Ayan, activate. Ngayon, itatapat mo to. Limbawa, dito sa target na ito, papatong mo siya. So, that is your target 1. Ililista mo, target 1 or target A, bearing, ayan o, 107.9 degrees, dito yan. Close up nyo na lang, guys. And then, range, yung distance niya is 1.27 nautical miles. That is for target 1. Okay, tatandaan nyo na yan, target 1 yan. And then, lilista nyo yon. And then, target number 2, okay, pwede tayo mag-target number 2. Ano ba ang peligro? Titingnan nyo yung peligro. Okay, dito sa starboard bow. Medyo peligro yan. Target number 2. Okay, kasi yan yung malapit sa 1 mile sa distance natin. Ano? Okay, and target number 2, eh, bearing 071.6 degrees true. Range, variable range marker yan. Range is 1.52 nautical miles. So, ililista yan. And then, after 3 minutes, kukuha uli tayo ng observation. Yun ang ipa-plot natin sa radar plotting. Doon niya kinukuha yung information. So, every 3 minutes. Okay. So, pag nalista na yan, kunyari lang, babalik uli tayo doon sa target 1. Except kung meron pang peligro na target. Okay? So, target 1. Okay, meron naman tayong time. Inoorasan natin, ship's clock. Okay, and let's say it's already 3 minutes. 3 minutes na. Okay, tapat uli natin doon. And then, the bearing is 090.9 degrees. The range is 1.58 nautical miles. Okay? And then, kukunin mo yung kasunod, target number 2. Okay? Bearing 071.1 degrees true. Range 1.53 nautical miles. Pwede nang i-plot yan sa radar plotting sheet. So, yung radar plotting sheet, paano mag-plot? Doon na sa video. Okay? Nakuha ba? Hello? Nakuha ba? Okay. Okay, para siguradong makuha nyo, this time, isusulat nyo. Meron ba kayong papel dyan? Tsaka lapis, ballpen? So, dapat may notebook kayo o no, pang notes, ha? Okay, kukunin nyo yung bearing. Ako magsasabi, this is target 1 and this is target 2. Kukunin nyo yung bearing, lilista nyo, ha? Okay ba? Okay, ready na ba yung ballpen nyo to write down?
Okay, tingnan muna natin sa lookout, guys. Okay, ayan. Oh, malapit, oh. Starboard bow. Mga 1 mile lang mahigit yan. Malapit na yan. Merong barko sa starboard side natin. Merong crossing. Merong kasabay. Meron siyang, meron tayong delikadong target on the starboard bow crossing. Okay? Nakita nyo ba yung target? Ayan. Here. Ayan, no? Okay, ready na? Pwede na? Ready? Okay. So, we will select the target on the right side muna, yung pinakamalapit, itong target na to. Okay? So, this is the target. Okay, target number 1, bearing. Lista nyo, ha? Target 1, bearing, 093.7. 093.7. Or round off na, guys. 094. 094. Range, 1.20 nautical miles. 1.20 nautical miles. Okay? Nakuha? Okay, another is... Okay, parang may target dito, malapit. Ayan, another target here. Okay, target number 2. Baan ko yung scale, yung range niya. Okay, target number 2. Bearing 056. Range 0.99 or 1 nautical mile na lang. 1 nautical mile. 1 mile range. Okay? That is target number 2. Okay, babalik tayo sa target. Okay, number 1. Ito yon, target number 1. Okay, let's say after 3 minutes. Okay, target. Ito ba yung target number 1 natin? Okay. Ano yung bearing kanina? Target number 1, unang bearing. Bearing, bearing. 093. 093. 093 ba kanina? Okay, ito yung okay, ito yung ano, bearing. Ito yon, ito yon. Okay, bearing, target number 1, bearing 128. 128. 128. Range 1.2 nautical miles. Okay. Okay, and then babalik tayo sa target number 2. Target number 2. Okay, target number 2, second observation na to, ha, after 3 minutes. Target number 2, bearing 056. Range 1.5 nautical miles. 1.5 nautical miles. Okay. Okay na, guys. Nakuha. Nalista. Okay. Hindi ko nililista yan, ha. Kayo naglilista. Sasalalay ako dun sa information nyo. Okay, target number 1, somewhere here. Ano yung kanyang first bearing?
Anybody? Sino nakalista? Target number one, first bearing. First of, hindi, yung before, yung unang-unang observation. 1, 2, A. Hindi, yung unang-una, 0. Okay, 0. 0, 9, 3. Okay. Ano yung second observation niya? 1, 2, 8. Okay, ang laki ng difference agad, ano? Okay, pag mabilis yun, increasing, nag-increase siya, pakanan yun. Nasa starboard, pakanan ang galaw niya. Increasing eh. Okay, ngayon, pag mabilis yung galaw niya, ibig sabihin, mauna tayo ron. Malamang, mauna tayo kasi 1, 2, 8 na siya. Nauna tayo doon, mabilis. Ibig sabihin, na-overtake natin o kaya kasalubong yon. Kasi mabilis yung kanyang pagbabago ng bearing. Okay, yung distance ng first distance ng ano ng target 1. Okay, 1.2, tama ba? Yung second distance niya, yung target 1 pa lang ha. Ha? 1.2 second ano observation, yung pangalawa. Okay, nagme-maintain lang siya, ibig sabihin nasa kanan nagme-maintain lang siya, na-overtake natin, maaring kasabayan. Kaya lang mabilis tayo sa kanya. Pero ang maganda, nagbabago ang bearing. Pag nagbabago ang bearing, guys, ibig sabihin pagka nagbabago ang bearing, walang collision 'yon. Okay? Pagka fix ang bearing niya, parehas pa rin. Ayan. Mayroong risk of collision yon. Okay, may nakikita akong target sa harap. Parang delikado to. Tingnan natin ang bearing. Okay, tignan ko muna sa lookout. Ayun, meron nga. Ayan, oh, sa harap. Okay. Okay, meron target sa harap. Tsaka dito sa starboard side, ano? Okay, ano yung pangalawang target? Target number 2, what is the first bearing? 056. Okay. Ano yung second bearing niya after 3 minutes? So, after 3 minutes, ilan na? Ha? Second observation? Same. Okay. Pagka same, delikado yun. Papalapit yun. Ngayon, ano ang distance niya? Una. 1 mile. Yung pangalawang observation niya, number 2 target. Okay. Okay. So, ibig sabihin yan, kay kasabay natin niya, mas mabilis siya, palayo ang distance niya. Okay lang yun, palayo. Kasi pagpapalapit, babangga yun. Ah, palayo yun, palayo. So, okay yun, sinusunda natin. Okay? So, let's have another target. Okay? So, tingnan natin yung starboard bow nito. Then, let's say we have a lookout. Okay, ito. So, sa lookout, titignan natin itong target na ito, no? Starboard bow. Okay, nakita nyo ba? On the starboard bow. Ayan, ito banda, oh. Okay, and then we will see select further targets. Okay, there is a target here, 2 targets on the starboard bow and 1 target on the bow. Okay, so kukunin natin, ito yung palayo na to eh. Palayo na yata ito, lumayo na to. Okay, we will check the bearing again, another target. Target number 1, reset tayo ha. Ay, anong target na ba to? Tapos na yung 1 and 2, target number 3 naman. Para hindi tayo ma-confuse, target number 3. Okay, this time we will get the time. Kailangan may oras. Okay, and then we'll have the bearing range.
Okay, bigyan natin ng oras ha. Simulator time to ha. Okay, target 1, time 1220 hours. Nakuha, bearing 058, range 0.9 nautical miles. Nakuha? Okay. So, every target, kukuha kayo ng tatlong data information. Ano yon? Time of the first observation. Second, the bearing. Third is the range, yung distance. Okay? That is target number one. Okay? Okay, let's have the second observation after 3 minutes. Okay, almost 2 minutes have passed. Kukuha tayo ng observation. Okay, after 3 minutes. So, ire-ready na natin. Ire-ready na natin. Tinatapat na natin sa kanya unti-unti. Okay? And then, the distance. Ayan. So, at 1223. So, isulat nyo na yung time. Kasi aabangan na lang naman natin. 1223 hours. Sulat na natin yon, yung time interval. Kasi alam na natin yon eh. Yung kasunod, every 3 minutes. Okay? So, few seconds na lang, guys. Kukunin na natin yung, ano na lang isusulat nyo, ha? Yung bearing and range. Okay, it's already time. 1,223 hours na. Okay, the bearing is 058, range 0.9 nautical miles, 0.9 nautical miles. Okay na? Okay. Ano ang first bearing? 1220. Second bearing. After 3 minutes. Okay, nagme-maintain. Delikado. Okay. Ngayon, ano ang range niya? First distance. Ha? Pangalawa. Okay. Hindi delikado. Bakit? Kasabay natin to. Nagme-maintain lang. Maari ang speed niya parehas sa atin, ang direction parehas. Kaya, ano to, kakambal na barko. Okay? So, hindi delikado kasi nagme-maintain lang to. Tingnan natin, silipin natin. Ayan, kasabay lang eh, kasabay. Okay? Ayan, so, hindi pa gaano delikado, kasabay lang natin. But there is also a bezel on the starboard bow here. Pero sa tingin ko, mabilis to eh. Overtaking to, hindi na kailangan pagpalayo. Pag mabilis na, hindi na kailangan kunan ng obserbasyon. Ayan o, mabilis siya on the starboard side. So mabilis sa atin yan, okay na yan. Kasi palayo na yan. Wala nang threat yan, palayo eh. Pero pwede nating i-confirm by radar observation. Okay? Ngayon, ang peligro sa atin itong sa harap, pamukhang papalapit. Okay, target number ano na? Okay, target number 4. Okay. And target number 4. Time, 12:25. Okay? 12:25, bearing 048, range 2.12 nautical miles, 2.12 nautical miles. Nakuha?
Okay, kukunin natin siya uli after 3 minutes. After 3 minutes. O, sulat nyo na yung time. 12.58. Ah, sorry. 12.28. 25, di ba? 12.28. Kunin nyo na yung, ano, yung, kunin nyo na yung, lista nyo na yung time. At 12.28. Okay, malapit na. So, i-ready na lang natin yung range. Re-ready natin. 12.28. Okay, malapit na to masyado. So, pwede na. Kunin na natin. 12.28. Okay, 12.28. Okay, bearing 049. 049. Range 1.27 nautical miles. Okay. Nakuha? Ano ang bearing? Unang bearing. Ha? Pangalawang bearing. Okay, dikit yan. 1 degree lang, dikit yan. Ano ang distance? Unang distance. Ha? O, pangalawa. Okay. Anong conclusion? Ano lang pa saan? Papalapit na. Ayan o, oh, malapit. Okay, although, buti na lang may difference na 1 degree. Ibig sabihin, masyadong malapit. Pagkatapos, yung distance niya, paiksi ng paiksi, papalapit sa atin. Delikado yan. Nakuha nyo ba? Kung nagkataon na parehas ang bearing, collision yan. Nagkataon naman may 1 degree difference. Yung 1 degree difference nagligtas sa atin. Nakuha nyo guys? Ayan o, oh, pero malapit yan. Madikit. Ayan, malapit. Okay, what do you recommend? Abandon ship na ba? Hindi naman. Okay, okay. Sa barko, pagka ganyan, may tinatawag kami nung araw, palitan niya ng comics. Kasi wala pang wifi nung araw, mga comics lang. Pag merong madikit, mag-iitsahan kami ng comics, tatali namin yun. Batuhan, palitan ng comics ang tawag. Pagka, ano, ganyan, malapit. Nakuha niya? Oh, ayan, oh, lapit, di ba? Ah, tingnan natin. Ay. Tingnan natin dito. Ayan. Ay, nasa na. Ayun. Siya, nasobrahan. Ayan. Kita nyo, batuan ng comics. Malapit. Okay. Pagtapat ng wings, bato na. Ayan. Okay. So, nakita nyo yung observation. Nagkakaroon kayo ng idea. Guys. Ah. Ayan, lagpas na. Buti na lang may 1 degree difference, di ba? Ah, tingnan natin. Ayan na, lumagpas na sa likod. Muntikan na 'yan, muntikan. Okay, balik tayo sa forward view. Ayan. Okay, meron na tingnan natin 'yung mabilis 'yung isa, kasabayan naman 'to. Okay, tingnan natin kung may peligro. Okay, meron lumabas na bagong target. Ito, guys, oh. Kita nyo to?
Okay, within 3 nautical miles tayo. Kukuha ulit tayo. Titingnan natin kung delikado to o hindi. Okay? Okay, our time is 1230 hours. 1230 hours. Okay, bearing 057. 057. Dito ko kinukuha. Okay. Then, range 2.59 nautical miles. 2.59 nautical miles. Okay, that is 1230. Okay, may lumabas na target. Anong target na itong kinuha na natin kanina? Yung latest lang. Anong target? Ha? 5. Okay, may target 6 tayo rito sa kanan. Okay, lista nyo target 6. Mamaya pa naman yon. 1230 naman yung kinuha natin. 1233 ang next observation pa naman nun. So, habang naghihintay, pwede natin kunin itong next target na lumitaw. Okay, target number 6 na to. Itong bago. Okay, target number 6, 1232 hours yung time. 1232 bearing 080 range 2.82 nautical miles. 2.82 nautical miles. Nakuha ang time yan, ha? 1232. Okay na, balik tayo sa target number. Anong target yung kanina? 5? Okay, target number 5. Okay. Okay, 12, ano na? 33 na. 1233 na. Bearing 055 distance 2.98 nautical miles. 2.98 nautical miles. Nakuha? Okay na? Okay. Okay. So, target number 6 naman. Kasi ano to? 30. Ano yung time kanina? 32. Okay. 32 ba? Tama, no? So, 12:35 to. Kukuha natin siya ng observation after 3 minutes. 12:35. Okay, wala pa. 12:34 pa lang. So, relax muna. Okay, sintensya na natin yung kaninang target habang nihintay natin to. 12:35. Okay, ano ang first bearing nung target number 5? Second bearing. Okay, pakaliwa siya. Kumakabig siya sa kaliwa, sa radar. Okay yan. Hindi yan collision kasi nagbabago ng bearing. Confirm natin yung distance. Papalapit ba, papalayo? Target number 5. Papalapit, papalayo? Kayo na magsabi. Palayo. Palayo. Okay, so wala na nga sa screen eh. Ibig sabihin, talagang palayo. So, hindi yung risk of collision. Hindi yung delikado, guys, ha? Okay, tingnan natin. Mag-12, 32, 33, 34, 35. 12:35, target number 6. Yung oras, guys, alam nyo na yon. Aabangan nyo na lang. Nakalista na. 3 minutes interval. Okay. So, malapit na mag-12:35. Okay, 12:35 na. Target number 6, yung huling target, bearing 086. Range 2.46 nautical miles. 2.46 nautical miles. Nakuha? Okay, sentensya na natin. Delikado ba 'to? Ano ang first bearing niya 3 minutes ago? 0. Ano yung second bearing after 3 minutes?
Ha? Okay, sa bearing pa lang, 6 degrees difference, palayo yan. Pakanan yan, pakanan siya, increasing, di ba? So, palayo siya, pakanan. Ang kabig niya sa radar. Ano ang distance niya, una? Papalayo, papalapit. 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 Pero, pakanan siya. Okay, pakanan siya. Walang risk of collision. Pero, madadaanan natin siya, mapalapit. So, it could be, pero pakanan siya, it could be mabilis tayo sa kanya. Kaya, na-overtake natin siya sa kanan. Could be, no? Okay, so tingnan natin sa lookout anong bearing niya, anong bearing niya huli? 086 ba? Okay, 086 bearing dito 'yan. Dito 'yang banda, ayan, 086. So tingnan natin. Lookout. Ayun. Oh, kasabay pala natin, kaya lang mas mabilis tayo. Nakuha niyo? Nakita niyo ayan siya, oh. Halos kasabay natin pero mas mabilis tayo kaya papalapit yung distance niya pero palayo naman sa atin, pakanan. So, hindi siya risk of collision, ha? Nagbabago yung bearing. Okay ba guys? Nakuha? Siguro naintindihan nyo na how it works. Diba? Okay, kuha na lang tayo ng isa. May lumitaw na naman sa 3 miles. Actually, itong 3 miles, malapit to. Dapat mga 6 miles. 6 miles dapat ang kuha natin. Ayan, oh. Ayan, kaya lang, itong malalapit, kasi malapit na, kinukuha natin. Okay, sa 6 miles range tayo, itong target na ito, okay na to, lalagpas na to, eh. Ito na lang, yung katabi niya. Hindi pa natin nakuha na to. Target, ano na tayo? Ha? Okay, this is target number 7. Okay, ang oras 12:38. Ayan, bearing distance yan, ha. Okay, 12:38, target number 7. Tama, no? 7? Okay, target number 7, 1238 hours, bearing 103 degrees. Range 2.47 nautical miles. 2.47 nautical miles. Okay. We will wait for 3 minutes for that target. Okay? 3 minutes. Okay, may lumitaw dito, guys. Parang may maliit dito. Nakuha na ba natin 'to? Okay. Tingnan lang natin, no? Okay, palayo naman siya, mabilis. So, hindi na kailangan. Kitang-kita na, palayo, mabilis, oh. Okay, pag mabilis na, observe na natin, katatapat mo lang ng bearing, nawala na agad sa linya, palayo na, oh, okay na yan, libre na yan. Okay? So, ito yung kukuha na natin ng isa. Okay, 12:39. Itong target. Okay, 12:39. Target number, ano na to? 8. O, kaya lang, nakikita ko, lalagpas na sa atin eh. Libre na to, lalagpas na, oh. Pupunta na sa starboard quarter natin to. Hindi na kailangan. Okay. Yun na lang isa kanina. Babalikan na lang natin target number 7. Anong time ba yung una natin? Target number 7? Ito? Kasi parang nag-maintain lang to eh. Oh. Hindi nagbabago eh. Anong oras kanina to? Target number 7? 8. 39:40. Okay. 12:41. Lista nyo na.
Okay, 12:41 yung second observation natin. Nakalista na, ha? Advance na yon, aabangan na lang natin. Malapit na, oh. 20 seconds na lang. Okay, so malapit na mag 12:41. Okay, 12:41. Ayun, 12:41, guys. Lista. Bearing 107. Range 1.84 nautical miles. 1.84 nautical miles. Okay? Titingnan natin 'to by observation, ha. Ano yung huling bearing, guys? .103 ba huling bearing? Parang .107 yung huling bearing. .107. Tingnan natin, ha, nandito 'yan. Hindi, yung second bearing niya 12:41 ba 'yon? Oh. Tingnan natin. Okay, ito siya, oh. Kita niyo yung barko? Oh, starboard. Okay, ano yung unang bearing niya? Target number 7 to, eh. Ha? 1. Ano sumunod? Okay, pakanan, pakaliwa siya. Ang movement niya. Ha? Pakaliwa ba o pakanan? Ang galaw niya. Clockwise or counterclockwise? Clockwise. Kasi 103 naging 107. So, in 3 minutes time, gumalaw siya ng ilang degrees? 4 degrees. Tama ba? Okay. Maganda ba yon? Pangit? Maganda. Okay. Gumalaw siya. Hindi siya babangga sa atin. Pakanan siya. Okay, ano distansya niya nung una? Hindi, time yun. Yung ano, yung distance. 2.47. Sumunod. Okay, palapit siya, pero ibig sabihin nun, palapit siya, pero pakanan ang movement. So, palayo siya. Pakanan, pero papalapit, pero hindi yan babangga. Dadaan lang yan sa kanan natin. Okay? Kasi nga, maganda yung movement niya. Pakanan. So, pag nagbabago ang bearing, guys, ay safe tayo ron. Tsaka yung, kahit na lumalapit yung distance. Okay? So, balik tayo sa forward view. Okay. So, may target pa tayo, guys. Isa na lang, para sigurado, alam nyo, ha? Isa na lang. Okay. So, ito, nakuha na yata natin to, eh. Yung isa na yan, eh. Libre na yan, eh. So, yung kasunod niya, ito. Yan, yan, yan. Ito, listan nyo na yung time. 12:44. 12:44. Ayan. Ayan, 12:44, ha? Target number, ano na to? 8. Target 8. Okay, target number 8, 12:44, 100 hours. Okay, bearing 065. Range 3.8 nautical miles. 3.8 nautical miles. Okay, that is 12, anong oras yan? 12, ano yan? 44, no? Okay, 3 minutes. Anong susunod na observation na time? Okay, 12:47. Pakilista na. Lilista nyo na agad yung time. Target number 8, 12:47. Abangan na lang yung oras. Tapos, titimpla-timplahin na lang yung bearing distance niya.
Okay, let's wait for 12:47. Nasa 12:46 na. 1 minute na lang. Okay, 12:47. 12:47. Target, anong target na to? Okay, target number 8, 12:47. Okay, bearing 065. 065. Range 3.75 nautical miles. 3.75 nautical miles. Okay, target number 8. Kayo na, musga. Is it dangerous target or clear target? Bakit? Ang range niya ilan? Papalapit ba, papalayo o the same? Okay. Kaya, ibig sabihin, mabagal ang lapit niya. Mabagal. Pero, may risk of collision. Bakit? Hindi nagbabago ang bearing. Yan ang babantayan natin kasi may risk of collision. Okay? 065, i-lookout natin. Silipin natin kung makikita sa lookout. 065, banda rito yan. 065. Ayan. Okay, 065 ito. Ito, malayo. Hindi, ito yung kasabay natin eh, di ba? Kasabay natin to eh. Pares-parehas tayo ng speed niyan eh. Tsaka direction. Ito yan, oh. Kita niyo itong target? Ayan, oh. So, maaring ano yan, crossing yan. Kaya lang, matagal. So, obserbahan natin yan. Ngayon, may option tayo dyan. Pwedeng bagala natin yung barko, pwedeng bilisan natin para maunahan natin siya. Okay? Pag binilisan natin, dapat ang bearing niya kapakanan. Pag binagala natin siya, ang bearing niya pakaliwa, counterclockwise. Okay? Hindi tayo pwedeng mag-alter ng course kasi may barko sa kanan. Okay? So, mag-change tayo ng speed. Tubukan lang natin, ha? Okay, silipin muna natin sa radar. Okay, nandun pa rin siya. Okay, anong gusto nyo? Unahan natin o mauna siya? Paunahin natin. Unahan. Okay, pag ang barko nasa kanan, okay, privilege yan. Ibig sabihin, iiwasan natin yan. So, dapat yan, paunahin natin. Kasi, privilege siya, vessel on the starboard side. Ang ilaw na nakikita natin dyan, pula, stop tayo. Nakuha nyo ba ang rules? Nakuha nyo? Okay, ngayon, yung sagot nyo, based on human nature. Ano ba ang human nature ng tao? Likas na makasalanan, di ba? Likas na makasalanan. Di ba? Gustong mauna. Di ba? Ito yung mga nagmumotor. Kararating lang, gusto nilang mauna. Akalaan nyo, nauna ako sa gasolinahan, eh. Kararating lang niya, gusto niya siya mauna. Buti, hindi pinayagan ng gasoline boy. Pinapila siya, di ba? Okay. Okay, ngayon, hindi tayo pwedeng kumana kasi may barko sa kanan. May barko sa kanan natin eh. Nawala ba yung barko sa kanan? Ba't nawala sa radar? Bawasan natin yung rain. Kasi baka wala ng ulan. Wala ng ulan pala, konti na lang. Ito, malapit pala kaya hindi na nakita sa radar eh.
Yung malapit dito, wala na. Ano? Hindi nakita, malapit na masyado eh. Ito, di ba? Malapit na masyado eh. Anyway, kita naman natin sa lookout. Di tayo pwede kumanan para dumaan sa kanan, sa likod niya. So, magagawa lang natin, guys, is to reduce our speed para mauna siya. Okay, reduce tayo, guys. Slow ahead, dead slow tayo. Following the rules. Okay, another option, guys. Another option, pag binilisan natin, o-overtaken mo yung kanan mo, tapos kakanan ka. Medyo, ano yun, delikado. Kasi dalawa yung makakalaban natin. Yung nasa kanan natin, bibilisan natin, o-overtake mo yun, tapos kakanan ka, sisingit ka sa likod, medyo mababastos naman yung bezel on the starboard side. Yung bezel on the starboard side, guys, tandaan nyo, privilege yan, ito. So, isip ko kasi, kakanan ako, lalagpasan ko to, kakanan ako, liko ako sa likod niya, which is dangerous. Saka style motorsiklo yon, di ba? Hindi naman motorsiklo tong dala natin, mabagal to. Tanker to eh. So, hindi natin kaya yung ganun, mabigat yung dala natin. So, the best thing is to reduce our speed. Ito yan, to reduce the speed. Ayan. Ngayon, pag nireduce yung speed natin, ito, mauna to sa atin. Kasi binagalan natin yung speed, itong bezel starboard side, same speed yan eh. Kaya nagparehas lang tayo, hindi nagbabago bearing sa range yan. So, dire-diretso lang yan. Mauna yan. So, yun ang indication na nag-reduce na tayo ng speed. Okay, bawasan natin ng C. Okay, kasi hindi na natin nakikita yung katabi natin. Hindi na naagip ng radar, masyadong malapit na. Okay, reduce lang tayo ng C and rain. Okay, hindi masyado umepekto yung reduce speed. Matagal, ano? Matagal yung reduce speed. Okay, total nagre-reduce speed tayo. Subukan natin, change course tayo sa kanan. Okay, kakabig tayo sa kanan para lumibre to. Ang problema, pag kumabig tayo, baka mahagip natin to. Diba? Ayan ang problema. So, delikado pa rin yung maneuver na yon. Hindi tayo libre. So, hintayin na lang natin. Total, matagal naman. Tingnan natin nga kung medyo matagal pa yung kanyang, ano. Last observation na natin, ano. Okay, target number ano to? Target number 8. Okay, meron target sa port side, dumalapit. Okay, baka delikado to. Unahin muna natin. Total, matagal pa naman to eh, no? Matagal naman ang bawas noon. Tingnan natin to. This is target number 9 na ba? Target number 9? Okay, target number 9. 1255. Hours. Bearing. 017. 017. Nasa port side to, ah. Range, 2.43 nautical miles. 2.43 nautical miles. Okay, 1,255 ba? Anong target to? Target number ano to? 9? Number ano ba to? 9?
Okay. So, abangan natin kung 12.55 plus 3 minutes, ilan? Okay, sulat nyo yun na yung time, 12.58. Target number 9. Okay, papalapit siya eh, kaya peligro. Yung isa malayo naman. Okay, 12 ano ha? 12 ano ang second observation natin? 12.58. Okay, all it's 12.56 pa lang. Going 57. So prepare lang natin. Okay, pwede na nating silipin to, guys. Look out habang naghihintay tayo ng oras. Okay. Ano yung first bearing niya? Zero, 1.7. Oh, ito yan. Dito yan. 0.17. Andito yan. Okay? So, look out na tayo. Sana? Ito. Ito ba? Ito, no? Yan, no? So, tingnan natin kung ano yung kung peligro siya. Okay, 12, ano na? 57, no? Ah, 58, ano? Okay, malapit na mag 12.58. Okay, malapit na. 12.58. 30 seconds na lang. Okay, 12.58. Guys, 12.58. Target number ano to? 9? Target number 9 ba to? Okay. So, bearing 001. Range 1.47 nautical miles. 1.47 nautical miles. Okay, target number 9 ba to? Target number 9? Itong nasa port side? Okay, ang bearing niya ngayon ay huli 001, di ba? Nandito yan, 001. Okay, look out. At dito, ayan, no? Okay, delikado ba? Anong bearing niya? Nagbabago ba? Okay, pakanan, pakaliwa ang movement. Passing ano siya? Okay, counterclockwise. Okay, good. So, nagbabago siya. Anong distance? Palayo, palapit. Ha? Palapit yata. Di ba pa-reduce yung distance niya? Paliit? O, palapit. Ibig sabihin, makikita natin siya, pero hindi siya babangga kasi pakaliwa siya. Nawala na nga sa screen eh. Diba? Nagbago na ng bearing. So, libre ito. Ayan, no? Libre yan, libre. Andito na siya banda eh. O, ayan na. Port side na. O, lalagpasan na natin. So, hindi ito peligro, no? Okay. So, ang peligro sa atin, itong on the starboard side, ano? Target number, ano to? Kanina, number 8? Number 8 ito. Sige, tingnan natin kung nagbago, nag-reduce tayo ng speed. Okay, tingnan natin ha. Okay, anong observation na natin, pangatlo? Anong time? 1300 hours na, 1300. 1300 hours, observation 1300 hours, bearing 065, range 3.74 nautical miles, 3.74 nautical miles. Okay, that is target number 8. Okay, ano yung huling observation natin kay target number 8? Anong range?
Ha? Hindi ah. Range, distance. 3 point. Yung sinundan, anong oras yun? Yung bago mag 1300. 3.75. Tapos ngayon, 3.74. Tama ba? Konti lang, ano, nagme-maintain siya. Ibig sabihin, konti lang ang galaw nito. Ibig sabihin, baka kasabay ito. Kasi ang bagal eh. So, ibig sabihin nito, guys, ay sinabayan lang natin to. Same way ito, same way. Kasabay lang. Medyo mabilis lang tayo. So, hindi ito peligro kung tutuusin. Kasi madaling iwasan to. Kasi sinusundan mo to eh. Kakaliwa lang tayo ng konti. Libre na to. Pwede tayong kumaliwa ng konti. Para libre na. Okay? O kaliwa o kanan. Tingnan natin. Balik tayo, no? Okay, anong bearing ba siya? 065. Okay, 065 nandito yan. 070 na. 065 nandito. Okay. Larga vista kaya natin. Binocular kaya. Para makita natin kung sinasabayan natin to, no? Tama, no? Binocular? Ito yung binocular, eh. Meron mo tayong binocular. Ayun. Ayun. Okay. Sinasabayan. Kaya mabagal siya, eh. Hindi nagbabago yung bearing, pero mabagal yung, ano niya, halos maintain lang. So, kasabayan lang natin to pala, guys. Okay, so hindi ito crossing. Same way ito. Parallel to parallel. Tama ba observation? Iisa yung pupuntahan, magkalayo lang. So, pwede tayo mag-increase ng speed. Walang problema na. Okay, so magpo-pull ahead na tayo. Walang problema pala. Same way. Okay, tanggalin na natin yung binocular. Pull ahead. Ayan. Para mabilis na. Ayan. Pull ahead na tayo, guys. Oh, pull ahead, makina. Ibig sabihin, todo. Pull. Pull ahead. Sa harap. Bibilis yung makina natin. Bibilis yung speed natin. So, epekto niyan, maunahan na natin yung bezel sa starboard side. Saka ito, maunahan na natin to. Pakanan na to. Lilibre na yan. Kasi same way naman yan, ma-overtake natin yan. The same, yung distance niya, nagme-maintain lang parehas. Hindi natin siya babanggain. Okay, parallel yan eh. Okay guys, may natutunan. Ayos. Okay, so panoorin nyo yung radar plotting, paano niya i-plot sa radar. Radar plotting sheet yung information sa radar. Then, we will do it automatically next meeting.